Magandang umaga mga bata! Ako, si Ma'am Frances, ang matuwaing guro na makakasama nyo upang matulungan kayo na maunawaan ang ating aralin sa matematika. Alam kong excited na kayo, kaya naman ihanda na ang inyong mga lapis at papel. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Sa numero ng orasan o kaya naman kung may sobrang suki sa tindahan. Tara, magbilang na tayo! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Skip counting naman! Sampu, dalawampu, tatlumpu, apat na po, limampu, anim na po, pitumpu, walumpu, siyam na po, isang daan. Taasan na natin. Isang daan, dalawang daan, tatlong daan, apat na raan, limang daan, anim na raan, pitong daan, walong daan, siyam na raan, isang libo. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Isa pa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Siyam, sampu. Nakikita niyo ba kung ano ang nasa aking harapan? Tama! Ito ay isang kahon. Nais nyo bang makita kung ano ang laman nito? Silipin natin! Ang kahon ay may laman ng mga mansanas. Bilangin natin kung ilang mansanas ang laman ng isang kahon. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Kung ang isang kahon ay may 10 mansanas, ilan kaya ang kabuuang bilang ng mansanas kung meron tayong 4 na kahon? Sabayan niyo ako sa aking pagbilang. 10, 20, 30, 40. Ang kabuuang bilang ng mansanas ay 40. Ano kaya ang napansin niyo sa paraan ng ating pagbilang? Tama! Tayo ay bumilang ng may laktaw na tig-10 kung kaya't napabilis ang ating pagbilang. Ulitin natin ang paraan ng pagbilang na ito gamit ang ating mga popsicle sticks. Naalala nyo ba ang pagbilang gamit ang popsicle sticks? Ang isang kumpol ng popsicle sticks ay may katumbas na 10 ang bilang. Ating basahin at bilangin ang mga ito. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ang kabuuang bilang ng popsicle sticks ay 100. Tayo ay bumilang ng may laktaw. Ang ating ginawang pagbilang ay skip counting by 10 o pagbilang ng 10, kung saan tayo ay nagdaragdag ng 10 sa bawat bilang. Sunod naman nating basahin at bilangin ang mga popsicle sticks na ito. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 at 450. Tayo pa rin ay bumilang ng may laktaw, pero ilan ang ating dinagdag sa bawat bilang? Kung ang sagot nyo ay 50, tama kayo! Tayo ay naglaktaw ng pagbilang ng 50
kung saan ay nagdaragdag tayo ng 50 sa bawat bilang. Bilangin naman natin ngayon ang huling bangkat ng mga popsicle sticks. Sabayan niyo ako. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, at 800. Ilan ang dinagdag natin sa bawat bilang? Kung ang sagot nyo ay 100, magaling! Tama ang inyong sagot! Tayo ay nag-skip counting by 100 o nag-lockdown ng bilang ng 100. Para sa ating gawain, ating alamin ang hinihingi sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Tignan natin ang larawan. Para sa unang bilang, ang palaka ay simula sa bilang na at natapos sa kung ang sagot mo ay nagsimula sa bilang 10 at natapos sa 100, ikaw ay tama! Para sa ikalawang bilang, ilan ang hindi naragdag na bilang sa bawat pagtalon ng palaka? Kung ang iyong sagot ay 10, tama! Para sa ikatlong bilang, ito ay tinatawag na skip counting by kung skip counting by 10, ang iyong sagot, magaling! Tama ulit ang iyong sagot. Sa ika-apat na bilang, tignan naman natin ang susunod na larawan. Ang palaka ay nagsimula sa bilang na at natapos sa kung ang sagot mo ay nagsimula sa bilang 100 at natapos sa 1,000, tama ang iyong sagot. Para sa ikalimang bilang, ilan ang dinaragdag na bilang sa bawat pagtalon? Tama ang iyong sagot kung ito ay 100. Para sa ika-anim na bilang, ito ay tinatawag na skip counting by kung ang iyong sagot ay skip counting by 100, mahusay! Tama ang iyong sagot! Ito ay skip counting by 100 dahil nagdaragdag tayo ng 100 sa bawat bilang. Ngayon naman ay makikinig tayo sa isang kwento. Handa na ba kayong makinig? Tara, simulan na natin! Siya si Aling Merly. Siya ay mahilig magtanim sa kanyang malawak na bakuran. Araw-araw siyang makikita sa kanyang bakuran at abalang-abala sa kanyang mga pananim. Mag-isa lamang siya sa kanyang tahanan, kung kaya't napalapit ang kanyang loob sa kanyang mga kapitbahay na sina Aling Percy, Aling Bebe at Mang Berto. Siya rin ay mapagbigay sa kanyang mga kapitbahay. Nung minsan nga ay nakapita siya ng maraming kalamansi, kaya ito'y kanyang binalot ng tigli 50 piraso sa bawat supot at binigay sa kanyang mga kapitbahay. Kung minsan naman ay nakapita siya ng okra at tinali ito ng tigsa 10 at binahagi muli sa kanyang mga kapitbahay.
sa tuwing may aanihin sa kanyang pananim ay siguradong may ibabahagi siya sa kanyang mga kapitbahay. Isang araw, nagkaroon ng malakas na bagyo. Ang lahat ng kanyang tanim ay nasira. Lubha siyang nalungkot dahil wala siyang pagkukunan ng kanyang pagkain. Nakita ng kanyang mga kapitbahay ang labis na pagkasira ng kanyang pananim. Kung kaya't siya ay tinulungan ng mga ito upang taniman muli ang lupa. Siya rin ay binigyan nila ng pagkain habang hinihintay ang pagtubo muli ng kanyang mga pananim. Naging masaya na muli ang bakura ni Aling Merli, hindi lamang dahil sa mga halaman na unti-unting namumunga, kundi dahil na rin sa kanyang mga kapitbahay na tumulong sa kanya upang makabangon muli. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Aling Merli? Kung inyong naunawaan ang kwentong ating napakinggan, sagutin ninyo ang aking katanungan. Sino ang bida sa kwento na mahilig magtanim? Tama! Siya ay si Aling Merli. Sino-sino ang kanyang mga kapitbahay? Tama! Ang kanyang mga kapitbahay ay sina Aling Percy, Aling Bebe, at Mang Berto. Sunod naman na katanungan. Ano ang ginagawa ni Aling Merli sa mga sobrang gulay na kanyang naani? Tama! Ito ay kanyang pinamimigay sa kanyang mga kapitbahay. Sa ating kwento, ano ang kaugalian ang natutuhan ninyo? Magaling! Ang kwento ni Aling Merli ay nagpapakita ng kanyang pagiging mapagbigay sa kapwa. Samantalang ang mga kapitbahay naman na sina Aling Percy, Aling Bebe at Mang Berto ay naging matulungin din. Ipinapabatid ng kwentong ito na maaari tayong maging mapagbigay sa ating kapwa, maliit man ito o malaki. Gayun din ang aral na kailangan natin magtulungan lalo na sa panahon ng sakuna upang ang lahat ay makabangon muli. Muli nating balikan ang kwento. Binigyan ni Aling Merli, sina Aling Percy, Aling Bebe at Mang Berto ng 50 kalamansi. Ang tanong, ilang kalamansi kaya ang lahat ng ito? Kung ang sagot mo ay 150, tama ka! Mahusay! Ang kabuuang bilang ng kalamansi ay 150. Bilangin natin muli. 50, 100, 150. Anong paraan naman kaya ng paglaktaw ang ginamit natin? Tama! Tayo ay nagbilang ng 50 o skip counting by 50. Si Aling Merli ay namahagi rin ng okra. Itinali niya ito ng 10. Ilang piraso ng okra ang kanyang napitas? Kung ang sagot niyo ay 30, tama! Bilangin natin. 10, 20, 30. Ang kabuuang bilang ng okra ay 30. Tayo ay bumilang ng 10. At yun ang natawang pagbibilang na ginamit natin. Kung nakuha nyo ng tama ang lahat ng sagot sa aking mga tanong, magaling! Kayo ay marunong nang magbilang ng laktawan. Kaya dumako naman tayo sa susunod na gawain upang lalong malinang ang inyong natutuhan. Para sa ating pangwakas na gawain, ang mga sumusunod na larawan ay nagpapakita ng laktawang pagbibilang. Isulat ang nawawalang bilang sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, ano-ano ang mga nawawalang bilang sa larawang ito? Kung ang sagot mo sa unang bilang ay 35, 45, 65, at 95, tama ka! Tayo ay nagbilang ng 10. Para sa ikalawang bilang,
ano-ano ang mga nawawalang bilang sa larawang ito. Kung ang sagot nyo ay 206, 306, 356, 406, 456, tama ang iyong sagot. Tayo ay nagdaragdag ng 50 sa bawat bilang. Kung kaya, tayo ay nagbilang ng 50. Para sa ikatlong bilang, ano-ano ang mga nawawalang bilang sa larawang ito? Tama ang iyong sagot kung ang iyong isinulat ay 405, 505, at 605. Tayo ay nagbilang ng 100 dahil nagdaragdag tayo ng 100 sa bawat bilang. Magaling! Tunay ngang nauunawaan ninyo ang ating aralin. Ngayong araw, inyong natutuhan ang laktaw na pagbilang o skip counting. Ito ay maaaring 10, 50, at 100. Ang pagbilang ng 10 o skip counting by 10 ay ating ginagawa kung tayo ay nagdaragdag ng 10 sa bawat bilang. Ang pagbilang naman ng 50 o skip counting by 50 ay kung tayo ay nagdaragdag ng 50 sa bawat bilang. At skip counting by 100 o 100 na naman kung nagdaragdag tayo ng 100 sa bawat bilang. Para sa ating takdang aralin, tukuyin ang nawawalang bilang sa patlang. Isulat ang tamang sagot sa inyong papel. Lagi niyong tatandaan na napakahalaga na marunong tayo magbilang ng pasalita at pasulat. Ang pagbibilang ng may laktaw ay nakatutulong upang mas mapabilis ang ating pagbilang, lalo na sa mas malalaking numero o bilang. Naway, may natutuhan kayo sa araw na ito. Muli, ako si Ma'am Frances, ang matuwaing guro na matutulungan kayo sa ating mga aralin sa matematika. Hanggang sa muli, paalam!